Hi. Bali, sobrang saya ko ngayon kasi hindi ko inaasahan na mapapaaga yung dating ng aking Google AdSense. Sa lahat ng mga YouTuber na nanonood neto o nakakita neto, alam ko na ito ang pinakakahantay o pinakaaantay ng lahat ng mga YouTuber o yung mga vlogger yung dumating ang kanilang Google AdSense. Kasi napakahirap ng journey dito sa YouTube. Hindi madali, pero dahil sa paunti-unting tiwala ng mga subscribers tsaka ng mga viewers sa channel natin, ay naabot natin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Bale, napakasaya lang kasi bigla ang dumating yung aking Google AdSense ng hindi ko naman inaasahan na darating agad. Nakalagay dito ay nung October 2 pa siya diniliver. Pero ngayon ko lang natanggap, October 7. Tama, October 7 ko. Hindi, October 8 na pala ngayon, 'di ba? Pero napakasaya ko dahil nakuha ko tong Google AdSense ko. And maipapayo ko lang sa mga nag-aantay ng mga result ni YouTube ay ano lang, antay lang kasi totoo to eh. Darating at darating sa inyo kung para sa inyo talaga. Darating at darating yan kasi ako, nag-umpisa ako February this year. And February, bali, 2 months ko lang na-hit yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hours. 2 months ko lang yun na-hit. Bale, February, March, April. April, natapos ko na yung requirements. Pero wala pa akong decision nun. Bale, anong nangyari is, di ba ano na ako, nag-apply na ako for monetization pero na-disapprove ako nun dahil sa repetitious content. Bali, yung repetitious content kong yun ay tatagal daw ng 30 days. So that mean February, March, April, May. May ko pa malalaman yung result kung approved na ba or hindi. So, do sa repetitious content natuto ko kung ano yung dapat kong burahin ng mga video or ano yung mga video na dapat ko lang i-upload. And then, yun, pinagbubura ko lahat yung mga hindi naaayon or yung hindi pasok sa YouTube partnership program o yung tinatawag na YPP. Kaya, ang ginawa ko ay pinagbubura ko yung mga hindi dapat. Then, nag-reapply ako. And then, mag-antay nga ng 30 days, di ba? Nung nag-reapply ako, like for example, Monday ako, nag-reapply. Tuesday, Wednesday, may result agad, and then pasok agad ako. And then, nagkaroon na namang ads yung mga videos ko. And then, kailangan, bago mo kasi matanggap tong Google AdSense, ay ma-meet mo. Kumbaga, kung si YouTube may requirements na 1,000 subscribers, tsaka 4,000 watch hours, may panibagong requirements naman. Hindi pa doon nagtatapos yung journey mo dahil meron pang dapat kang ma-hit na threshold naman kay Google AdSense na $100. Dapat ma-hit mo yun kaagad. Eh, yung $100 mahirap ma-meet kasi, ano yun eh, dapat wala mag-i-skip na mga ads dun sa video mo. Siyempre, hindi mo naman mapipilis yung mga manonood sa'yo kung please, wag nyo naman sana i-skip yung ad. Hindi naman pwedeng ganun. Bahala sila kasi kanya-kanyang mga viewers tayo meron. And sa awa naman ng Diyos, napakabilis. Lumagpas pa nga ako sa $100. Naging $148 yung ano ko, yung na-meet ko kay Google AdSense. Kaya, nabasa ko na, congratulations, you meet the threshold na $100. Then, mag-aantay na nga lang daw ako ng Google AdSense. Tapos yun. Mabilis. Siguro nakuha ko lang to 3 weeks. Tama, 3 weeks. Kaya, sa mga YouTuber dyan, ugaliin nyo palagi mag-upload ng sariling kayo. Tsaka, huwag mawala ng pag-asa. Tapos, invite nyo rin yung mga kamag-anak nyo na mag-YouTube din. Dahil, ano eh, meron naman content eh. Maraming content na pwedeng maisip. Pwedeng mag-anohan kayo dyan, magkwentuhan na lang kayo habang nagbi-video kayo. Then, i-upload nyo. Pwede yun. Kumbaga, be real. Kumbaga, sabi nga ni YouTube, be real and maging ano ka lang, maging
consistent sa pag-upload ng mga video. And again, thank you so much sa mga sumuporta sa akin, and thank you sa mga subscribers ko na hindi umaalis at parami kayo ng parami. Maraming maraming salamat. Dahil sa inyo, nakuha ko tong Google AdSense ko. Maraming maraming salamat.